Yun, nandito na pala kayo mga kapatid. Alright, follow up lang ano, sa pagpapatuloy ng pagtulong ni Boss FLM. Kaagapay ang FFCI at Semedi Esperanza. The last time kasi na pumunta kami ng BJMP dito sa Metro Manila District Jail Annex 2 ng BJMP, first na dala ng team at ng Semedi Esperanza ay cellphone at tablet at saka mga sako-sakong bigas. Kasama na rin dyan yung pamamahagi ng nasa 400 na salamin sa mga inmates o mga PDL. Alright, yesterday, bumalik ang Team FLM kasama ang Semedi Esperanza again at FFCI Worldwide para naman magpamahagi ng smart TV at saka laptop. So, ayun, kung susumahin natin lahat ng mga pinamigay na FFCI at Semedi Esperanza at ni Boss FLM, umigit ko mulang siyam na smart TV at limang laptop. Kasama na dyan yung mga cellphone and tablet at mga sako-sakong bigas. So, papansin natin ano na itong pagtulong na ginagawa ng ni Boss FLM kasama ang Semedi Esperanza at FFCI, hindi lamang ito sa mga chapter ng FFCI ginagawa, maging sa loob ng BJMP. Bakit kasama sila? Okay, kasi itong mga tao na to, according to Boss FLM, ito yung mga tao na itinuturing ng lipunan ng mga patay na buhay. Bakit po? Kasi naandun sila dahil nga PDL sila or person deprived of liberty. As much as possible, ginagawa ng pamunuan ng BJMP na kahit na nasa loob sila o behind bars para maging normal yung kanilang pamumuhay. Una dyan, pamunuan ng BJMP ay nag-introduce ng learning o alternative learning system para doon sa mga inmates na hindi nakapagtapos ng pag-aaral kasi marami doon parang may mga nakakulong doon na grades elementary lang ang inabot. So through the program of BJMP na itutuloy nila yung kanilang pag-aaral. So magandang ano yun, magandang mga proyekto nila. Ngayon, nagbigay ang pamunuan ng Semedi Esperanza kasama dyan si Boss FLM at ang FFCI ng mga gadgets para magamit nila yon sa kanilang pag-aaral. Ganun din, syempre, magagamit din nila yon sa mga e-hearing, etc. kung anong function na pwede nilang paggamitan. After nun, mabilis lang kasi yung turnover kahapon, so nagkaroon kami ng pagkakataon nila na makapanayam, makabanding sa Boss FLM, kahit isang oras lang yon. Nagkwento nga kami, nagkakape kami habang nagkakwento. So masaya si Boss kasi alam mo yon, parang meron siyang meron siyang vision doon na kaya siguro siya nasa loob dahil merong plano sa kanya ang Diyos na makita niya yung nakakaawang sitwasyon ng mga bilanggo. Oo. So sa effort niya, yun ang ginawa na project doon, yung pagbibigay ng mga salamin para sa mga inmates na malabo ang mata dahil nga may mga gusto mag-aral doon na problema nila, yung vision nila talagang as in malabo dahil wala silang chance. Diba wala namang gumagawa ng humanitarian na gano'n sa loob ng bilangguan. So naisip ni Boss FLM na bigyan sila ng mga salamin, kaya malaking pasasalamat nila. Pangalawa, may kakulangan siguro sa mga equipment na ginagamit ang pamunuan ng BJMP, kaya tumatanggap sila ng mga donasyon na katulad ng pagbibigay natin ng TV at smart TV at mga cellphone and tablet para magamit ng mga inmates sa mga idalaw o kaya naman ay doon sa mga e-hearing. Alright? So, napakalaking bagay po na nakikita ko. No? So, isa sa mga advocacy ng Boss FLM, ang pagtulong, hindi lamang sa labas, sa mga lugar na may mga kapatid tayo, mga kababayan tayo na nasa laylayan ng lipunan. Bagkos, doon din nakita ni Boss ang hirap ng buhay ng mga bilanggo. So, yun siguro ang pinakita sa kanya ng Panginoon Diyos na kailangan makatulong din siya doon sa loob ng BJMP. Pagkatapos noon, isang masayang kwentuhan, merienda. The last time nga na yung first visit namin doon, talagang nakasabay pa namin kumain si Boss at talagang high spirit talaga siya. Napakasarap ng pakiramdam na makausap mo ang isang Francis Leo Marcos. Bukod sa mga wisdom na kanyang sinasabi, pati yung insights o kung ano yung mga magiging future plans ng FFCI, Semedi Esperanza, nadidiscuss niya. So napakalaki mga proyekto talaga ang mga susunod na gagawin. Kasabay na dyan, yung mangyayaring mega humanitarian dito sa Bintar, Ilocos Sur, na kung saan, I heard, parang 100,000 pair of glass ang dadalhin doon. Kasama na dyan yung mga wheelchairs, sako-sakong bigas na napakarami. So, antabayanan natin, I think mangyayari ito by January. So, bago mangyari ang mega humanitarian ng Bintar, I think mayroon
pa mga maliliit na, na humanitarian na gagawin din. So, antabayanan na lang natin to by this month of November and December. Tapos yung Christmas party natin, abangan din natin ang FFCA Christmas party. I'm not sure kung matutuloy yung binitawang date dati nung birthday ni Boss, ang sabi ay December 17, gagawin yung Christmas party. So, hopefully, magsama-sama tayo para sa mga sa Christmas party ngayong December. So ayun, abangan nyo rin yung ating everyday vlog 11 o'clock onwards. So may mga plano pa kami ni Utol Benok na magagawin ng mga ibang segment na live. So patuloy ang improvement nitong Channel Le Boss FLM. Doon sa mga basher naman na still hindi kayo makapaniwala sa ginagawa ng FLM team, well, nood lang kayo kasi marami kayong matututunan. Oo. Yun ang pinakamaganda ron. Again, balikan natin yung pangyayari sa BJMP, no? According to Arden Mark, so malaking tulong talaga yun na ibigay o na itulong ni Boss FLM kasama ang Seme de Esperanza at ng FFCI Worldwide. Yan, kasama ang Seme de Esperanza at yun, napag-usapan din namin yung kalagayan doon. Yung facility kasi ng BJMP talagang talagang maganda na siya. Modern facility, tapos nadagdagan pa ng mga electronics na ikakabit doon. So, mas gaganda ang kanilang facility. So, yun lang masasabi ko sa ngayon. Sana patuloy nyo suportahan ang humanitarian, pati mga salamin na binibigay ng FLM at FLM team, FFCI, Seme de Esperanza. At maraming salamat syempre. Walang iba doon sa mga doktor. Nakasakasama natin lagi sa bakbakan ng humanitarian, yung mga nagpapagal ng mga doktor, mabuhay kayong lahat sa pamumuno ni Dr. Grace. Hindi ko kabisado lahat ng pangalan ng mga doktor na lagi natin kasama, especially sa mga mega humanitarian, maano mo sila, no? Non-stop yan. Kung mag-i-start tayo ng 9 o'clock ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, nagsusukat ng mga grado ng salamin ng mga tao. Grabe talaga ang effort ng mga doktor natin. At thank you so much po sa patuloy na pagsama sa mega humanitarian, sa mga team doctors and staff, yung mga kaibigan natin diyan na kasama rin natin sa humanitarian, sila yung ikot ng ikot, hanap ng lente, yon, ganun ang trabaho nila. So napaka masisipag talaga yung mga staff ng team doctors. Suportahan natin sila Dr. Grace at ang kanyang mga doctors sa mga susunod pang humanitarian. Makakasama natin yan. Don't worry, papakilala natin isa-isa sila para sila kasi yung people behind na minsan hindi na nga natin napapasalaman, hindi na natin shout out. So this time, ibigay natin yung karangalan sa kanila. Again, yun lamang po at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na live, 11 o'clock onwards. Thank you so much. Again, Lamarco Asian here para sa mga susunod pang update. Thank you.